Jonas, Unang Kabanata. Hindi sumunod si Jonas sa Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amittai. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko. Humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, "Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin." At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya kinausap nila siya, "Gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanap buhay at kung saan ka nanggaling. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo." Sumagot si Jonas, "Ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa." Kaya lubhang natakot ang mga tripulante dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumatakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, "Ano itong ginawa mo?" At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, "Ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan?" Sumagot si Jonas sa kanila, "Buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat at kakalma ito, sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin na ito." Hindi nila sinunod si Jonas. Sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan. Pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon. Sinabi nila, "O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo. Huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya, na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Pero alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban." Kaya binuhat nila si Jonas at inihagi sa nagngangalit na dagat at kumalma nga ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa kanya. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Ikalawang Kabanata. Nanalangin si Jonas. Nanalangin si Jonas sa Panginoon na kaniyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, "Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo. At sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo. At pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya. Pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo roon sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, o Panginoon kong Diyos. Nang parang mamamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa inyo. Pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo.
Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Ikatlong kabanata. Pumunta si Jonas sa Nineveh. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, "Pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga-roon ang ipinapasabi ko sa iyo." Pumunta agad si Jonas sa Nineveh ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Nineveh. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Nineveh. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga-roon, "May 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Nineveh." Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balaban, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Nineveh na nagsasabi, "Ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipunin." Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga-Nineveh gaya ng kanyang sinabi noon. Ika-4 na kabanata. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Panginoon. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Nineveh at galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaaawaan mo ang mga taga-Nineveh kung magsisisi sila, dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit, at handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako, dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay." Sumagot ang Panginoon, "May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Nineveh?" Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero naiinitan pa rin si Jonas, kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampastao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak iyon ni Jonas. Pero kinabukasan ng maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas na masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang, kaya sinabi niya, "Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay." Sinabi ng Diyos sa kanya, "May karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, mayroon akong karapatang magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo, ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Nineveh, na may mahigit 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop?"